And don't forget to subscribe to the main channel, Lloyd Capic, and ito yung second vlog channel, Lloyd Capic, and the vlog. At para ma-update ka sa aking almost everyday upload, huwag mo na i-click yung subscribe button at yung bell sa tabi niya para ma-update ka every time i-upload ako. At ngayon, natuturuan nyo kayo kung paano magiging kamukha at kapek si Maxine Medina, ang kanyang national costume. Syempre, umpisaan mo natin sa kanyang makeup dahil medyo mahirap ito, hindi tayo makeup artist. Maglalagay muna tayo ng primer. So, dot. So, depende sa mukha nyo kung gano'ng kadami gusto nyo ilagay. So, sa akin, ang nilagay ko lang ay lima. Kung hindi kaya, dadagan nyo pa. Ngayon yung sobrang lapad ng mukha nyo, dadagan nyo pa. Ngayon yung face ko, sobrang lambot na niya. Sobrang soft, darling, like, oh my God, darling. Sobrang soft niya, like, oh my God, darling. I can see the difference now. Lagyan din next, ay maglalagay tayo ng foundation na sakto sa iyong cheeks. Ang next natin ay magkukontour tayo ng ating face. Ma-cheekbone kasi si Maxine. At syempre magulo yung buhok natin. So might as well, itali na natin ito ng maaga. Moon, cheekbone, tsaka itong ibaba dito para medyo payat. So tingin nyo hindi effective, ulitin nyo ulit, no? Huwag kayong magsawa. Moon, cheekbone, tsaka itong ibaba dito para medyo payat. Ayan, so tapos na tayo. Ang payat na! Payat na mula! Ang next na gagawin natin ay yung contour ng ating ilong. Kasi ang ilong ni Maxine Medina ay talagang on point, dali. Ang ating ilong ay pointed talaga. Same process na ginamit natin sa ating cheekbone. So, replicate lang ang ating ilong. Ang next na gagawin natin ay ang mata ni Maxine Medina. Napansin ko kasi masadong singket ang ating diva. Maganda naman sa camera kahit tangit sa personal. So, kailangan magkaroon tayo ng parang dark shadow-ish ating mata. Singkit na yung kanan kong mata, di ba? Ang galing kong mag-makeup. Gawin yung pointed ang inyong mga eyeshadow. Kung hindi nyo naman kayang pointed, bahala na kayo. So, maging kamukha nyo si Maxine Medina, push nyo lang. So, ayan na, darling. Medyo singkit na tayo. Ang ganda ng effect. Very Maxine Medina na tayo, guys. Ano pa na lang sa ngipin? Dahil dilaw yung ngipin ko kay Maxine masyadong maputi. Magagamitin natin itong gold na ito, yung mas lighter, mas maganda para meron makita talaga yung variation. So, pag nangbuka siyang black, ay hayaan nyo na. Hindi naman kailangan perfect. So, i-remove natin yung mga excess, darling. So yun na ang kaya natin mga chips. So feeling ko okay na yan, no? Kung tayo maging perfectionist, hindi malulungkot lang tayo. So kaya naman nalagay tayo ng eyeliner sa ating mata para ma-push natin ang pagiging masingket talaga ng bongga, no? Ang technique dito ay maglagay lang kayo ng, basta maglagay lang kayo ng eyeliner, pwede na yun. At saan maglagay, basta maglagay eyeliner kayo. Lagi nyo tatandaan na hindi kailangan perfect. So ano yung kaya ninyo, yun lang. Huwag na kayong masyadong perfectionist, hindi malulungkot lang kayo. Maglalagay din tayo sa ilalim ng ating, ang tawag dito, waterline. No? Basta yun. Basta maglagay kayo ng eyeliner sa baba. Maglalagay tayo ng very very light na color pink sa ating cheekbone para maging looking fresh and feeling young tayo. Para sa lips naman ni Maxine Medina, nakita ko parang nude kasi ang theme ni Maxine. Ito sana ang gagamitin kong lipstick kasi nga lang, Diyos ko, nang gigitatang sa dumi. Nakakadiri na gamitin. Close na natin yan. Nakita ko sa aking naked kit na nude lipstick gagamitin natin ito. So ayan, naging Nicki Minaj na po yung lips natin pero ayaan nyo na. Aloka. Ang next natin gagawin ay lilinisin na natin itong table na ito dahil gagawa na tayo ng ating headdress. Darling! Lagi natandaan na hindi kailangan perfect dahil pa naging perfect ka, mahihirapan ka lang. Okay, mahulog yan. Pakiayos yung pagkuha. Okay, assistant, pakilagay na dito yung mga kailangan natin para sa next step. Pakilagay na ang bagal, kumilos. Ngayon naman gagawin naman natin yung kanyang headdress. Mamaya pa yan. Ano yan? Eh, lisi ba ito? Ano? Basta gagamit tayo ng sirang electric pan. Make sure na meron kayong sirang electric pan. Kung wala kayong sirang electric pan, itigil nyo na ito. Walang mangyayari. Tatanggalin natin itong side na ito. So, ipa-plies natin ito gamit ang napakabulok na plies na ito. Nangangalawang na nakakatetan, no? So, ingat-ingat kayo. Ano di ba? Oo, hindi kasha. Kaya pahingi pa ng isa. Yung maganda, yung medyo bago-bago. O, tingnan mo. Ayan, pwede na. Pak ito. Ha! Oo, oh, bongga. Ayan, bongga. Narinig nyo yun. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. Oo, oh, bongga. Make sure na sila electric pan po ang ginamit nyo. Hindi yung bagong electric pan. Ako baka may burn ang nanay nyo. Nakakapagod. Ibis ka mag-flies. So, nahihirapan ako mag-flies. Habang pina-flies sa punya yan, ang next na gagawin naman natin ay ang... Doon ka mag-flies, baka matamaan ako. So, kaya lang papakute muna tayo sa camera para matayang mga buwisit. Tapos na ba? Tanggal na siya! Yay!
next na gagawin naman natin, ay tatanggalin din natin yung dito. Para maikot natin siya. Mag-ganon-ganon, di ba? Tatanggal... Huwag kayong maingay! Ano, mas matigas to. Parang hindi pwede. Hindi kaya. So, ayan. Naputol na po natin, no? So, do it again! So, ang mangyayari dito, pag nagupit mo na po natin yan, pwede na natin iangat yung ibang mga levels. Oh, bongga, bongga, bongga. At dahil matagal yung ating headdress, gagamit muna tayo ng powder at i-finish muna natin yung ating makeup. At then nakita ko maganda ang brush na ito, gagamitin natin ito. Para kasi siya sa barbers, yung pagtanggal ng yung pagtanggal ng mga buhok-buhok. Diba? Pagtatanggal yung buhok mo sa liig, parang ganun eh. Pero maganda siya pang powder lalim. Ang makeup tutorial na hindi mara mag-makeup ang tutorial. At ayan, perfect na ang ating electric fan. Pwede natin mag-ganon-ganon. Kung ano man gusto nyong korte ang gawin nyo. At ayan, bongga na. Oh, bongga! Nalibang ijag ko na to tae. Ay, bongga na, oh! Laban pa kayo, oh! Pag mamaya, ayan, to suotin natin mamaya yan. Pag tapos na po natin yung headdress natin, ang next na gagawin natin ay ating costume naman. Hindi nga lang gold, o sabi nga natin, no? Huwag yun ang pilit na maging perfect, kundi may hihirapan lang kayo. Kaya okay na yung white, huwag nang gawin gold. So, change outfit tayo ngayon. So, right now, gagawa na po tayo ng ating attire, o ating dress. Akin ang mga materyales. Ito na ang mga materyales. Kailangan din ng yellow cartulina at ang ating orange cartulina para sa ating balabal. Kailangan natin ng tape kasi iti-tape lang natin ito sa ating katawan. Wala tayong masyadong budget, wala tayong pang-gown. So, kitang-kita po natin na ating katawan ay naka-contour din. Ang itim ng braso! Kailangan mo talaga ng kaibigan para tumulong sa iyong mga kabaklaan. Dahil kung wala ang assistant, may hihirapan ka. Especially this part. Binadamihan natin yung pagtitape para hindi siya matanggal agad. Kasi pamaya pag-rapa mo matanggal, di ba? Para magbukas yung gown, iagano natin, di ba, Mar? Ayan pa. Ayan, medyo... So, para sa bandana naman natin, nagawa tayo ng pag-ano, no? So, Mars Ivan, this to be honored. Abel. Yan ako. Ah, ako, diba? Perfect na. Yun, perfect. So, syempre, para makarampa tayo sa labas, kailangan mo na natin na takpan ang likod. Dahil puro taba yan. At puro stretch marks. Sambong kartali. Ang buong kartelila ako. Practice muna kung makagalaw tayo. Ganin mo, William. Gugupitin ni Ivan yan para pwede natin magalong-ganon. Where's Angle Ken? Dito sa left. Sa right, sa right, sa right, sa right, sa right. Where's Angle Ken left? Go, may na. Hindi ako this is it! I'm going to meet the next Miss Universe back to back!